Hi guys, it's Ai and welcome back to my channel. So, panahon nga ng pagtatapos ngayon. So, marami sa atin nag-iisip kung ano bang ireregalo natin sa mga halimbawa may kaibigan tayong magtatapos or gagraduate or meron tayong anak or meron tayong kapitbahay. Kasi tayo bilang mga Pilipino sa mga ganyang okasyon o mga ganyang pagkakataon, parang hindi mawawala ba yung spirit of giving, like yung gifting something, even if it's just a small thing. So it's like, it's something for the person to receive it. So mahilig tayong mga ganyan. Minsan kahit wala na tayong pambili, parang ang sama sa loob natin na hindi tayo makapagbigay ng kahit man lang na anong regalo or anything, something small. Ngayon, today, tuturuan ko kayo kung paanong medyo, halimbawa meron tayong budget na 50 pesos and then we want that gift or we want that something that we bought out of that 50 pesos to be a little bit, paano ba natin sasabihin, na medyo para bang kung titignan mo, wow, hindi mo sasabihin na 50 pesos lang siya. So, medyo lalagyan natin siya, na medyo i-upgrade natin kung ano man yung nabili natin. Which, today, yan is yung photo frame. Usually, yan ang kalimitan na naiisip natin ibigay, lalo sa mga babae. Ngayon, pag sa lalaki, kasi I'm so sorry guys, wala akong maisip, kasi ang hirap mag-isip pagka mga lalaki. So, hayaan na natin mga boys, batiin na lang natin kung sila man ay magtatapos or gagraduate. Tama na yung batiin nyo na lang ganyan. Diba? Pero sa mga girls, there are a thousand of ideas or thousand of gift ideas that you can think of, that you can give. Pero sa mga lalaki, ang hirap, and the thing is, medyo kung makaisip ka man, medyo may kamahalan. Unlike para sa mga babae, marami dyan, mura lang na, eto nga, with the help of, DIY, you can upgrade or you can do something a little bit, how do you call that? Something more, para maging, maging mas wow yung ibibigay mo. Yun sabi ko nga, kalimitan na iisip natin is photo frame. Marami sa palengke niyan, di ba? Makakabili ka murang-mura lang. So, when you say mura lang, ano ba magiging, what do you expect if it is very cheap? So, it's poor quality or you cannot say that it's really nice. So, dahil sa DIY, pwede nating pagandahin niya or pwede nating i-upgrade. Halimbawa, ang budget mo nga ay 50 pesos, nakabili ka ng isang very simple photo frame. Problema talaga ng mga Filipino yung F tsaka P, ano? Ayun, sa tutorial for today, isang simpleng photo frame, i-upgrade natin or medyo pagagandahin natin. Lalagyan lang natin siya ng konting accent. So, itong tutorial na ito is my idea. So, yun yung gusto ko. So, it's up to you kung gusto nyong gayahin or meron pa kayong mas magandang mga idea. Well, you can leave also a comment down below. Kung gusto nyong gawin ko, pwede ko rin gawin yon or I will do my best to make it. And then, of course, I will be very happy kung magko-comment kayo. Kung meron kayong idea na gusto nyong gawin ko, at i-share natin sa iba. So, this time, for today, yun lang yung naisip ko. Do, napakaraming paraan. So, ito lang yung simple lang na ginawa ko para makasunod kayo kung gusto nyong gayahin. So, simulan na natin! So first thing that we're gonna do is to make a flower pattern.
So, gugupit tayo ng parang ganyan square. And then, titiklopin natin na. So, tingnan nyo lang kung paano ko tiniklop. Isa. Fold it like that. And then, dalawa. So, dalawang tiklop. So, parang naging 4 parts yung paper. Ayan. After that, ikakat na natin siya. So, nakita nyo kung saan ako nag-start na mag-cut. So, parang arc yung kakat natin. So, magiging ganyan siya. Magiging flower-like siya. So, yun magiging pattern natin. So, gagawa tayo, bali, ng 3. So, large, medium, tsaka small. Yan. Or small, medium, and large. No? So, yung pattern na yun is, titrace na natin sa ating cartolina or cardboard na black. Trace lang. And then, tsaka natin, gugupitin. Ayan. Gumamit ako dito ng maliit na gunting. Parang panggunting yan ng ano eh, sa kilay. So, okay lang siya sa mga ano, small details na may mga curve. Pero this time, parang nahihirapan ako. Anyways, so ayan, gupitin natin yung na-trace natin na pattern. So, as usual, 3 pattern din. 3 trace. And then, 3 flowers ang mabubuo natin. Small, medium, and large. So, pagkatapos kuntingin ng 3 na yan, so may 3 na tayo. Pagpapatong-patungin natin yan. So, nasa on top is the smallest flower. And then, with the use of the glue, so, lalagyan na natin dun sa may gitna ng flower. Yan, sa gitna na yan. Ang kinuha ko is yung medium. Tapos, I pasted it or glued on top of the large flower or the biggest flower. And then, last is the small flower on top of the medium. So, ayan. So, 3 flowers na nagpatong-patong. Okay. So, you can choose any colors that you want. Depende sa kulay ng frame nyo. So, aking gusto ko black para mas elegant siya. So, yan, medyo i-fold natin yung petals ng flower. Para mas ma-define or mas ma-emphasize yung petals. Yan, tingnan nyo. Diba? So, this time, sa gitna, may maglalagay tayo ng ano, embellishment. So, may 2 options kayo. It's either button or a pearl bead. So, ididikit na natin using the glue. Yan, dikit natin sa gitna. So, yung pearl bead ang napili ko. Mas elegante siya. Kasi white yung frame ko. So, ayan. So, this time, ididikit na natin siya. Yung flower na tapos. Ang bilis, diba? Ang dali lang. Ayan. So, tignan nyo kung saan nyo gustong idikit. Ako, gusto ko dun sa may bandang baba. Ayan. So, ayusin nyo lang. O, diba? So, kitang-kita yung petals kasi na-fold siya ng ganyan. Okay, and this time naman, gagawa naman tayo ng gusto ko siyang parang kulang yung flower. Gusto ko sana maraming flower. Kaya tinatambad ako. Pwede nyo gawin yon, damihan nyo ng flowers. Mas maganda actually. Yun, dadagdagan ko lang siya ng puso. So, ayokong tiklupin yung cardboard o yung cartolina kasi magkakaroon siya ng bakat. So, naggawa rin ako ng pattern ng heart. And then, I traced it on that black cardboard or kung gamit nyo ay cartolina, traces on the black cartolina. And then, of course, cut it. Okay. So, ayan na ang ating heart shape na kulay black. Ngayon, para naman magkaroon naman ng buhay yung heart na iyon. So, para maging pa naman siya sparkle. Sparkling ba? Lalagyan ko siya ngayon ng glitter. So, using the glue again, ibubudbud ko lang yung glitters dun mismo sa may puso. Bud, and then tak. So itataktak natin yung mga para mag-ano siya ma-cover niya yung mga gap pag tinaktak niyo ng ganun. Ayan. So tak and bud. Ay bud and tak, bud and tak. So, hanggang ma-cover niyo lahat ng spaces in between or anywhere na meron pang wala pang glitters. Ayan, tapos na. O, diba? Mas maganda siya. So, yung remaining glitter na natira, yung tinaktak nyo, pwede nyo ibalik ulit sa bote para magamit nyo pa next time. This time naman, didikit na natin yung puso. Ayan, diba? Using the glue.
Kung wala kayong glue gun, basta yung glue stick, stick glue na lang using lighter. Yan. Ingatan lang ang mapasok. So, ayan na. O, diba? Tapos na siya. Diba? They must na-upgrade yung frame. Ang ganda, diba? O, diba? Hindi na siya plain lang na frame. So, ayan. Kung gusto nyo pang mas maraming flowers to it, mas maganda siya pag marami. And it's up to you where you want to place those flowers. Bigyan nyo ng design para mas bonggang-bongga na thing. So, that's it guys. I hope may natutunan naman kayo sa aking simple DIY tutorial. Kung gusto nyo ma-upgrade yung mga gift nyo like this frame. So, please leave a thumbs up if you like this video and comment and please subscribe and hope to see you guys again on my next video. Bye!